WIC, programang sasakulin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambol sa TWIC. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambol sa TWIC, programang pwede kang maglunsak, pinakwinaw, pwede ka rin maskran. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambol sa TWIC. Karambola. Magandang umaga. Welcome to Karambola. Kasama sa impilan, Conrad Banal. Ako po, Strixie Cruz Angela. Oh! Today is... Happy birthday kay Miss Lolly Acosta ng Sulong Bayan. Mamayang hapon. Ay, hapon ba si Madam? Sulong na Bayan. Tapos, Lolly Acosta. Advance happy birthday una kay Patrol number 9, J. Mark Dagala. Nasaan ba si J. Mark? Wala bang pagkansit yan? Andyan. Within hearing distance ng pansit. J-Mark! J-Mark na gana! Paso naman na! Tapos, advance happy birthday din sa boss namin. Si Edgard Cabangon. Okay. Tsaka yung kanyang kakabal. Sounds familiar. Si Edward. Cabangon. Happy birthday. Sino ba yun? Edgard. Yung Edward kilala yan. Edward. Kilala mo ba yan? Kilala niya yung Edward na. Edward. Yung Edward kilala natin. Birthday daw niyan bukas eh. Dinig ko. Dinig mo? Coincidentally, may ka-birthday siya. Yung kanya kambal. Pero coincidence lang po yun. Mas nakakatawa yun pag may pansit, no? Diyan ba si J-Mark? Ka-birthday ba ni J-Mark si... Si Edgard? Same ba? Sa linggo pa, si day after pa si Patrol number 9. Oh, kahit Lunes, pwede na yung pansit. Kahit today, pwede rin naman yun. Alam niya naman. Pero mas maganda talaga, J-Mark, kung advance. Totoo yan. Lalo na, yung mag-weekend, ganun. Sakto kung wala lang. Ka sa mood, kahit na pansit palabok na lang. Madali naman kami kausap eh. Okay. DWIC text line, hindi ko na makita. 0999. Napuno na yung monitor ko. Ay, meron na tayo. 0999 and 376-6768. May hotline na tayo. Uy, may DWIC hotline. Hotline, ang daming lines. 8470-1750-254. Ulit ha, DWIC hotline. 8470-1750-254. Text line. For your comments, 0999-376-6768. Ulitin po natin, 0999-376-6768. We're also on Facebook Live and YouTube live streaming. Huwag niyong kakalimutan like, share, follow, and subscribe. Alam mo niyo, nag-check ako talaga. Kung nagla-like sila. Minsan, ang dami-daming komento ko, kakalimutan mag-like. Ay, binabantayan ko yan. Magandang umaga sa lahat ng sumusubaybay sa atin. Sa ating social media. Yan. Masaya ako ngayon. Oy! May kape. Oo. Nagsalita na rin. Kasi marami lumalabas nung... maraming nagko-komento nung lumabas yung survey ng Pulse Asia. Okay. Na bumaba si Bom, the son of the late namesake. son and namesake of the late dictator. Ferdinand Marcos. Parang affected. A.K.A. BBM. Yes. Bumaba daw at tumaas si Lenny. Nako, simula na to. Momentum. Okay. 9 points. Nagsalita po yung mga pinuno nung nag-survey Pulse Asia. Namely, si Mr. Ronald Holmes. Mm-hmm. At saka si Miss Ana Tabunda. Okay. Yan daw hong 4-point drop in preferential rating ni Marcos. Insignificant. Insignificant. That is not significant. Kasi, oy, good morning. Morning, boss. Good morning. Meron po tayong experts forum today. Webinar. Tukol sa... Finance and the economy. Good morning. Good morning. Yung 4-point drop down ni Marcos from 60% to 56% is not significant. It doesn't indicate any change in base support. Okay, if you say so. Yan daw mga atake. If you say so. Katakot-takot na ataking
inabot ni the son of the late dictator. Son and namesake of the late. Katakot-takot daw mong ataking inabot. Mm-hmm. Wala raw epekto. Yan ang sabi ng dalawa. Sino yan? Si Ronald Holmes at saka si Miss Anna Tabunda. Ah, hindi Juan Sambayan. Hindi po. Hindi. It's marginal. Kasi 4 percentage points. It's within. Okay. Eh, plus or minus 2%. Ah, diba? So, statistically, sabi niya, maaaring may mga quirks lang na punta dyan. Okay. Ngayon, regarding the increase of Lenny Robredo, sabi niya, no, it's not statistically possible for Lenny to catch up at this point. At this point. Sabi ni Mr. Bunda. Yung 9-point increase ni Vice President Lenny Robredo is not significant enough to catch up because of the huge different lamang. Okay. Advantage. 1 month to go eh. Sabi niya, no, she cannot catch up because the increase of 9 percentage points is not enough. Kailangan daw malaking-malaking decline kay Bongbong at saka malaking-malaking increase kay Lenny. Mm-hmm. Eh sinabi niya na nga, insignificant yung decline ni Bongbong. Mm-hmm. Tapos, yung 9 percentage points, maaaring significant. Siya doon. But it's not enough. Okay. Una-una, 32 percentage points pa yung ano. Nag-pull away siya. Yung ano ni Lenny. Pull away from the pack of the second place. Ayan. pull away. Sa bottom. Oh, kasi ano eh. 24 versus 9 eh. Yung susunod eh. Malayo na yun. Pull away. Okay. So, three-way fight daw, sabi ni Dumas Goscos. Nikid. Silang tatlo ni Pacquiao, tsaka ni Lacson. Three-way fight. Three-way fight sila. Pilitin natin, sige. Three-way. Ang sa akin, na significant doon sa sinabi nila. Napansin nila, marami atake kay Marcos. And yet, insignificant yung drop. That's true. So, epektibo ba yung ano ni Kid Benta? Yung mga banat niya estate tax. Wala, ginalit lang niya yung mga ano, mga followers ni BBM. Lalo lang nagalit yun. At saka, bakit niya sinasabi yun? Yung nagsasalita siya tungkol sa tax at saka tungkol sa mga nagagawa, nakukuha while in government, hindi niya binabanggit yung isa sa mga supporters niya na napakalakas na nung panahon niya eh nakakuha ng ano dyan sa BGC. BGC. Away pa sila ng kanilang law partner. Ayan, nag-away. Dahil sa mga shares. Sa shares? BGC. Malaking ano to. Ito yung law office of record during the time of Ramos and GMA. Yung isa doon. Parang ano ba yan? Parang ang tawag dyan, parang title ng novel. Yes, John Grisham. John Grisham. The film. Ba't din niya binabanggit yun eh. Hindi niya na binabanggit. Mahilig din sa mga taxes yun. Hindi niya binabanggit. Hindi. So yan o, yung Paul's Asia mismo nagsabi. Kasi ang dami speculation na kung on the way na si ano. Ito mga statisticians. Ngayon, depende po yan sa nagre-report. Yung kanina sinasabi ko mga report, base sa report naman ng Philippine Star. Yeah. Pag naman ibang dyaryo, halimbawa ang binasa mo, halimbawa Malaya, malapit na raw bumagsak si Marcos. Meron pa daw posible pang magbago. Yun daw ang sinasabi. Yung mga komento ho, sabi ni, halimbawa, ni Moreno, ni Boy Benta. Kid. Please. Sorry. Pagpaumanin niyo po. Nasasanay ho kasi kami sa Boy. Mayor, kasi medyo nasanay kami. Kung daw kayo sawa-sawa na sa away ng mga pamilya, referring to Marcos Aquino, siya na lang daw ang iboto.
The Marcos Aquino politics. Ibinalik niya sa ganon. Ako na lang yun. Hindi nag-work yung taxes. Oy. Kung sawa-sawa na kayo, sa pag-away ng mga pamilya, ako ang pwede. Hindi na nga nang-aaway mo. Hindi nga nang-aaway. Si Lenny naman, kaya daw siya nire-red tag dahil meron na siyang momentum. Yeah. Oo nga naman. We're so threatened. Aray ko. Grabe, di ba? Nayayanig kasi yung mga tao. Kaya nire-red tag siya. But it has nothing to do with the presence of momentum daw ho. A legend. Allies. Pinagbibintangan. Mm-hmm. Na allies na kakampi ang mga komunista. Si Pacquiao naman, ang balita sa kanya, hindi raw siya mag-withdraw. I mean, si Senator Manny. Kasi marami nagsasabi, mag-withdraw na kayo para mapunta kay Lenny. He's waiting for a sign from God. Si Senator? Hindi niya kinoconsider na yung mababang status niya dun sa surveys is a sign. Sabi niya, after all, God can do anything. He can even make miracles at the last minute. Pwede. Pwede yun. Pwede. Pero may mga signs ba? Diyos yan. We'll see. Ako, hindi ko kasi sinasali ang Diyos sa politics eh. Correct. Dapat correct. Hindi ko sinasali correct. Sa politika. It's between myself and my God. Yung si Lacso naman ho, ang proposal niya, tourism estates daw. Doon sa mga magagandang destinations. Sino to nag-suggest? Si Senator Panfilo Lacso. Tourism estates, what does that mean? Ano yan? Parang pesa. Pero tourism ang target. Actually, so you have all the services there. Tapos? Lahat na. Actually, shops. May tax benefits. Yes, yes. Actually, meron ng ganyan, dapat. Meron tax breaks ang yung tourism. The tourism already provides for that. Plus, the BOI created yung tax incentives pag mi-relate mo sa heritage and kumbaga gagawa ka ng tourism facility or tourism-related na business using a heritage site. Ang dami nilang nilagay na the Board tax, of Investments. More than the taxes, ang punto ata nitong si Senator Lacson, pag tourism state, you can focus the infrastructure. Yes, there. Na for tourism. Okay. Siyempre, kasama dyan maaari yung passenger piers. Para meron, islands tayo eh. So meron tayo mga cruises. So how big, what determines the parameters of the estate? Pag-aaralan yun. But the general idea is that yung focus ng infra sa tourism estate is for tourism. Okay. Alam mo, islands tayo. Meron ba tayo mga cruise? Yung mga ganun. Sayang na sayang yan. Oo. Si kinikwento nga ni Amy Marcos. Senator na siya ngayon. Wala na tayo. Wala talaga modo itong si Banal eh. Senator okay. Amy Marcos. Meron daw gusto mo i-link yung Ilocos Norte noon sa Asian Cruise. Uy, okay ah. Ang ginawa niya, makeshift ang kanyang wharf. Yes. Pier. Ay, wala silang pier eh. Napambasahin. Yeah, no. Actually, nagkaroon ng ganyan. Pero hirap nga sila. Sinasabi hindi yung parang. Ba, kasi, yung cruise ship, yung tubig malayo, niya. Malayo yung titigilan pag, niya. Pag-docking niya. Tapos, kailangan susunduin siya lang. Yes. Samantala, pag-cruise, dapat nandudun lang mismo. Nandun ka na, babay mga tao, mamamas yan. But that's geography. Kasi, beach yun eh. Kaya nga, pipili ka ng natural harbor. Tapos kaya yung infrastructure, yun ang sinasabi niya, kung part ng tourism. Alam mo noong panahon ni Marcos, may gumawa ang study niyan. How to make region 1. The tourism. A tourism, parang... Kasi within the Hong Kong, etc., Vietnam. Nagkaroon ng study niyan. So yung infrastructure designed for tourism. Siyempre nandiyan yung airport.
nandyan yung seaport for passenger. Okay? Mm-hmm. Nandyan yung mga bus. Mm-hmm. Terminals na maayos. Connectivity. Okay. The best example is Boracay. Ayan, kung meron talagang cruise landing doon, yun. Pwedeng mag-ano ang Boracay because and then you can have the mainland, yung Calibo, pwedeng overnight labas. Destination, lalabas. Sinubukan yan nung ano eh. Nung ano bang airline, Sulpicio ba yun? Yung kay Sharon Cuneta pa noon na nag-advertise. Super Ferry. So, galing mo na. Ala. Galing mo. Ah, hindi ko pa po na describe ang suot ni ato. Kailangan mo din. Oh, nakaputi okay. Po siyang pangitaas. Mm-hmm. Tapos ni parang jumper na damit. Mm-hmm. Na parang chaleco, pero yeah, damit po 'yun. Damit siya. Oh, na houndstooth. 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 Mm-hmm. Oh, tapos po naka loafer na sapatos na patent leather. Patent leather. Mm-hmm. Yan ho yung makintab. Yun. Charol ko ito, yeah. Yun ang panahon ko. Okay. Yun yung kanyang loafer. Eh, may mga ginto-gintong parang bakel. Yeah, loafer. Yeah. Kundi yung alak yung gilay, alak po. Andating. Andating. Pati salita. Kaya. Triggered na naman pati, yung pati salita mo. Mamaya may triggered na naman. Kasi yan ang talo natin sa mga ibang tourism destination dito like Thailand. Mm-hmm. Yung infrastructure nila dun sa mga tourism spots, mm-hmm. designed for tourism. Yeah. It's not designed for agriculture. the best example is Bali. Bali. Okay. Total 'yun. Airport, tapos yung kanilang arts and culture, yung kanilang park. Inayos nila yun. Spa, it's the total thing. Arts and culture. Mm. Bali, parang ganun. And then the hotels, island. Of course, etc. Maganda idea yan na sinasabi ni Ping Lacson. Okay. Sana anong habang batas, habang senator siya na itulak niya yan. Mm-hmm. Oo. Kailangan din kasi ng batas ata dyan. Meron na ito. Executive initiative na lang siguro. Oh yes, executive initiative talaga. Pwede naman. Mm-hmm. Ngayon, merong bagong ano? Intriga. Nakita nyo ba yun? Iba. Yung dating law firm daw ni Justice Secretary Menardo Guevara ang humawak ng tax cases ng estate ni Ferdinand Marcos. Ulit. Ano nangyari? Yung dating law firm ni Justice Secretary Menardo Guevara ang humawak ng tax case ng estate ng dating presidente. SOJ. Ha? It's also the law firm of the AS. Oh. Yeah, tsaka ano yan. It's not mm-hmm. the only law firm that handled that. Mm. Yes. Pati si JPE. Maraming lawyers ang Marcos. In the early 90s daw, the law firm De Borja, Media Aldea, Ata Bello, Guevara, and Serapio handled one of the tax cases. Yes. That's right. Yan. Pero meron nga nang intriga dyan. Hindi. Sigurado yun. Okay. And by the intriga comment yan eh. And by the way, kasi daw referral yan ni Lisa. Of course, na Mrs. ni BB. Because she used to be part of that law firm. Masarap yun. Okay. And by the way, almost all of the big law firms have handled Marcos cases. Mm-hmm. Of course. Oh. Ano yan? Pati yung mga law firm ng mga nag-sequester. Oh my gosh. So, it's not a big... So, hindi rin siya pwede magsalita on this. Mm-hmm. Which I can understand. Mm. Yes. Dapat. Magkaka-conflict. Mm. At hindi rin pwede magsalita dyan, yung ano. Ang BIR kasi naglabas lang, ang sabi, yes, we are demand asking for payment. Mm. And no explanation whatsoever. Of course. Which is... unusual. Unusual. Dati ang daldal nitong BIR eh.
Di lang yun, abogado yung mga yan. Oo, di ba? Oh, yes, nagdemanding. Sabi, you can't stop them from talking. Sinisingil mo ba si si Bongbong Marcos, sabi ng... As administrator. Nagtanong yung kampo ni Kid Benta. Okay. Sabi ng BIR. Of course. Yes, of course. That's it. Wala explanation. Kaya ang gulo. Nagkagulo. Pero wala naman daw epekto sa sa voters preference. At saka that particular question deserve only a yes. Yes, of course. Yes, we of course. Did. Paano namin yun? Ay, ginamit na nila yun. Yung response ng BIR. Ngayon, kinukulit si Guevara. Uy, kayo pala lawyer, no? Yes. But I cannot talk about it. Oh, di tapos. Di ba? Oh. Eh, ako, kami nga lawyer eh. How can I comment on it? Hindi ba? Yep. Unethical po yun eh. Yes. So gusto ng mga jurista maging Pasabong yun. Tama. Pasabong. Pasabong yun eh. Magagaling ha. Hindi nila kayo sasagutin dyan ng more than what is necessary sapagkat kayo ay mga kabakas. Bakit si Carpio nagko-comment dito? Eh siya yun. May law firm naman siya na naghawak din. Naghawak din, no? Ay sinasabi mo nga. Ba't hindi kayo nagko-comment sa mga kaso ninyong dalawa? Away kayo dyan. Aguhan kayo ng mga dyan. Ayan. Ayan ako. Kawawa ang dito pag ganyan ang mangyayari. Na yung mga yung mga cases linilitigate in public. Kawawa naman yung mga iba dyan. Yun daw, teka, meron ako nakita kanina na delay ang ballot at saka vote counting machine doon sa New York. So yung mga nakikinig ko sa amin sa New York. Yung para sa overseas workers. Para sa mga overseas workers. Kasi start na sila. Nag-start na sila. Yan. Last Tuesday. 30 days kasi dapat. Yan ang kagaling ang COMELEC natin. Kasi panay ang atupag sa Rappler. Nadidistract tuloy. Ayan. So mapopostpone daw ho yung final testing. Okay. At saka yung noong VCMs. Yan ang sabi ng Philippine Consulate in New York. Okay. Kasi on the way pa lang, dapat by this time natetest na yan. Yes, final test and sealing. Okay. Kasi i-mail yung di ba? I-mail ba yung ballots? Mail in. So, hindi nga. So, yung empty na ballots, yung... They can be sent out. Ballots, kailangan i-send out mo pa. Yeah. So, tapos kailangan pa nila i-send in. Mm-hmm. Yan. Yan ang maganda dyan. So, isang buwan na lang. 30 days na kanilang voting. Advance na yan, di ba? Advance. May mga segments na may advance open. Ito ang tanong, kung na-delay sa New York, paano yung dito? Yung mga ibang lugar kaya? It's the April 10 ang start dapat. Kasi 30 days before the regular. Kumigil kayong tulong sa Rappler. Kasi New York-based naman yung kanilang... Yung Rappler, di ba? Saka yung kanilang principal funder. Funding coordinator. Hindi, Katrillianis yun, pare. Yun yung coordinator. Katrillianis yun. Tsaka sa mga taga-Bicol. Taga-Bicol. Yan ang sinabi niya? Ha? Yan ang sinabi niya? Nino? Ni Trillianis. Hindi. Sabi niya. Yun ang sinasabing principal funder. Actually, at saka mga taga-Bicol. Pero hindi, sabi ni Trillanes, officially, galing sa bulsa niya, yung binibigay niya kay, halimbawa kay Jude, sabi ko. Galing sa bulsa niya. In other words, inamin niya. Inamin niya na binibigyan niya na lang. Natotoo pa lang, siya ang man behind. Jude sabi. Binibigyan niya ng pera, pero galing daw sa personal niya. Sure.
Oh, hindi mahalaga sa amin kung saan galing eh. Question lang dito, binibigyan mo nga ba? That question can be answered by yes or no. Did so, nagpa-fund siya. Okay. Mm-hmm. Ngayon daw ho, yung NGCP, ito yung National Grid Corporation, kasi may mga, alam mo naman, pangamba, na mawalan ng kuryente sa election mismo. Okay. Ako po, patay tayo niyan. Okay. Para daw ho ma-secure ang power transmission operations ng NGCP, eh yung kanilang command center, magbubukas May 8 to 10. Okay. So, panay daw ho ang issue ng advisory niyan sa power situation every 4 hours. Ayan, maganda yan. Okay. Every 4 hours, may advisory. Okay, kung ano sitwasyon sa power. So, pagdating daw ng from May 8 to 10 yan, ha? Kasi yung 10, importante din yun, yung kasagsagan ng bilangan, eh. Okay. Yung day after. Okay. Although sa ibang bayan kasi, right after the elections, automatic bilang, eh. Except a few, for a few places. Halimbawa, remote. Halimbawa, yung hotly contested cases. Doon sa US, ganyan. Areas, hotly contested areas. Ngayon, kahit daw ho holiday ang NGCP, yung mga critical units nila, full staff. Full staff because of the importance of this activity. So, yan ho ang assurance na binigay ng NGCP. Eight to 5 p.m. every day, including holidays. Kumbaga ho, ang trato, na, ganito na lang paliliwanag ko. Ang trato ng NGCP sa darating na eleksyon, when it comes to their operations, parang merong disaster. Okay. Everybody on, on deck. Ano ba tawag? Ng mga barko. All hands on deck. All hands on deck. Yan. All hands on deck, ho. Walang holiday, walang day off. Yan ang trato nila. Parang merong, nung ba nag-Yolanda? Ganun sila eh. Yeah. Everybody. All the engineers. All hands on deck. Ganun po. Yan ang trato nila sa election. Uh-huh. If only the COMELEC can treat the elections similarly, palagay ko naki-improvement ng confidence. Yan na, delay ang balota. Di ba? Nag-i-imprint ng balota, walang witness. Nag-i-imprint ng balota, ang daming reject. Okay. Ganun eh. Maglalagay ng source code. Okay. Sa BCM, hindi walang witness. Di ba? Sana dapat ganun ka-efficient din ang trato ng COMELEC. Isang maganda example ito binibigay ng NGCP. Hi, good morning, Prof. Okay, magbabalik ang karambola. Ang oras natin, 8:31 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambolista at ang programa Karambola sa DWIZ. Babalik ang karambola kasama pa rin sa impilan Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, ako po si Trixie Cruz Angeles. Mayroon po tayo very extra special guest. Yes. May ube. Nagdala ba kayong ube? Mas Jonathan pa introduce. Mr. Astro del Castillo, respected analyst, stock market expert ito. Oo. Yan ang mga kasing kategorya ni Congressman Joey Salceda. Okay. Maganda umaga, Prof. Ay, good morning po. Prof, may tip. Alam mo, yung mga tao, kababayan natin. Pag merong nakilalang ganyan, sa stock market analyst, sa unang tanong, parang karera. Ganun? Kabayo. May tip ba? Para sa ganyan yung stock market eh. Okay. Pero sir, siguro gusto mo i-highlight ngayon, every time na may crisis po, madami nagtitake advantage, maraming scams. Yes, yes. So sana yung mga listeners natin should be worried. Ang SEC nga, dami na sinuspending mga kumpanya.
tinanggalan ng registration. Pero it's unfortunate, until now, ho, ang dami pa rin na-scam. Pyramiding scam. And billions ang involved, no? So, sayang yung ikot ng pera. ang pinakasikat na scam dito yung Ponzi scheme, eh, di ba? Yes. Paliwanag ko lang, yung Ponzi scheme, ho, may promises of huge return on investments. Halimbawa, sasabihin nila sa inyo, 30% a month, 40%, 50% a month. Pahiramin mo sila, bibigay mo yung pera mo. Sa simula, yan, ibigay sa'yo. Ibigay sa'yo yung kita mo. 30%. Sa umpisa. Eh, syempre, maingganyo ka ngayon. Eh, sayang naman kinikita mo, i-roll mo na lang. So, roll ka lang ng roll. So, compute lang ng compute kung magkano na yung pera mo. Hindi mo na nakikita yun, nasa kanila yun. Hindi mo na kukuha eh. Okay. Sila na. Oo, ganyan ho yung scheme na yan. Ngayon, paano nila nagagawang mababayaran yung mga nauna nag-invest? Kumukuha sila ng investment sa iba naman. Kaya yung pyramiding style na yan, yung tinatawag na inverted pyramid. Okay. Yung marami ho natutulong-tulong sa simula, marami nagtutulong-tulong sa simula para ma-suportahan para ma-suportahan yung scheme. Okay. Darating araw, mauubos yung makukuha na mo ng pera at babagsak yun. Yan ho yung tinatawag na pyramiding. Okay. Pero inverted pyramid yun. Nasimula niya ang Ponzi scheme. Karamihan ho ng nababalita sa pahayag, kamukhang sinabi ni Prof. Ganyan. Promises of huge, big returns. Pag ganyan ang sinasabi sa inyo, magduda na kayo kasi walang negosyo na kaya makapagbayad ng 30% o kahit 20% a month. Pera lang siguro kung drugs. Maski drugs, baka hindi. Maski drugs, hindi. Maski drugs, hindi. It's either illegal or immoral. So, alarm bells should be ringing kapag marami, malaki ang pangako. Okay, yan. Maganda, napakaganda ng observation ni Prof. So, talamak ngayon yung mga importante maintindihan natin kung anong nangyayari dito sa mga players na ito. Pero sa tingin nyo, as we are recovering, anong mga areas, sectors, ang sa tingin ninyo magkakaroon ng movements in terms of investments and in terms of possible returns? Ang tingin nyo? Actually, sa finance investments, madami. Actually, dami ko ng emails and mga meetings with foreign investors, especially yung recent amendments dun sa Public Service Act. Okay. Nung in-open up nil ng gobyerno, ng konti, yung ating ekonomiya sa mga foreign investors. So, definitely, andyan yung mga sa telcos, yung mga retail, foreign retail outlets na exploring. Yes. So, ang dami po. Interested sila. I think this, those three amendments really opened yung floodgates sa additional investments in the future, no? Mm-hmm. Kailangan lang talagang mas maayos yung bureaucracia, mas mapagandahin, no? And syempre tinatanong rin nila kung online na rin. So yung digitalization na effort talaga ng gobyerno, sana matuloy, no? Okay. Mabilis. Bilis na. Kasi para very crucial, ano? Kasi po para yung mga permit natin, yung every year na nire-renew mo, business permit, licensya, lahat. Hindi ka napipila. Ease of doing business. Isa pa ho yun, no? And also yung mga kababayan natin na hanggang ngayon pila ng pila, passport, and whatever na kailangan nila every year. Sana eh, shortage pa nga ng passport eh. So kahit yung tinatanong ng investors, no? And then, syempre po, meron na rin nag-express ng interest sa agriculture. Nagulat nga ako. And sa energy, no? Energy. Yan po yung mga na-encounter natin ngayon, manong, no? So, sana po, ang tanong ko sa kanila, how about, sabi ko, parang hindi kayo concerned sa politika, sa eleksyon, ha? Parang, wala kayong talong. Bakit ang ating stock market? Yeah, nasabi mo kasi yan, investment. Interested sila sa Pilipinas.
generally sa kasi maganda ang pananaw. Now, ang forecast sa Pilipinas. Kaya siyempre, marami interested mag-invest ngayon. Napaka, di ba, napaka gandang vehicle ng stock market for such investments. Halimbawa, ako maliit lang akong tao, hindi ko naman kayang pumunta ng Pilipinas and to put up a factory. How do I ride on the success of the Philippines? Hindi ba through the stock market? Through IPOs. Through IPOs, yung mga ganyan. Eh, yung market natin medyo manipis eh. Oo, palaki na yan. Palaki na po yan. Alalaki rin yan. Nag-improve naman yan. Nag-improve naman po. And napaka-konti na listed companies. Yes, yes. Pero at least ngayon, medyo na-encourage na. Madami na nag-list. Nagpapalista. Nagpapalista. Kaya halimbawa, ito, matagal ko na Mercury, hindi listed dyan. Oh, hindi. Ang laki niyan. Unilab, hindi listed dyan. Yeah. Ang lalaki niyan. Dami, yung top 1,000 na lang po eh, yun na lang ang mag-list. Meron ka na 1,000. Buhay na yan. Buhay na merkado. Why? What prevents them from listing? Well, number one, compliance po. Yung iba ayaw talaga. Masyado stricto. Madaming submission. Pero yung iba talaga, hindi rin maayos yung libro. Lalo na yung coming from a family-owned corporation. Isa pa nila yun. Ayusin pa nila yun. No? Which is good naman kasi we're protecting the investing public naman. Eh. Uh-huh. Oh. Pero yung nabanggit ko rin investments po kanina, hindi lang sa financial markets. Ha. It's really foreign and direct investments. Oo, locks talaga. Magtatayo. Brick and mortar. Yes. Factories. And then eventually, maglilist yan. Kasi alam naman nila na financial capital markets ang avenue for more capital rin. Hindi ba? Eh, pero halimbawa, requirement ng BOI yan. Pag ikaw humingi sa akin ng incentive, kailangan mag-public ka, listed. Hindi na papatupad dyan, Prof. Hindi. Yun ang problema ko dyan eh. Bakit? Lalo na yung mga oil companies before. Yung Shell, nagkaroon ng malaking problema Shell dyan. Although listed na yung Shell. Listed na yung Shell, pero not as liquid. Marami dyan BOI. Yung mga semiconductor, lahat dyan. Lalaki na ng kinita nila. Hindi sila listed. Na may incentives, ha? Oo, incentives. Matindi na matindi incentives yan. Pero dapat nag-invest po kayong tatlo, ha? Baka maiwanan kayo sa bandwagon, lalo na baksa ka market kahapon. That's 7,000. Okay. Ganon. The only investment that can beat the inflation so far are stocks. Our stocks. So, kahit lagay mo sa bank, it's a good hedge against inflation. Kasi, meron ng dalaw yung market, akyat baba, but in the long run, it beats inflation always. Yes. Sundan mo na lang yung index, yun na lang ang mga bilin mo. Yun nasa index. Kasi yung index mismo, talon-talo niya ang inflation. Okay. Index. So yung mga nakalista doon sa index, bilin mo lang yung mga yun. Kung may paborito ka, or what, okay. Ka. May dividendo ka it's, pa. It's a good hedge against inflation. Ang problema ko kasi ng investor dito sa atin, ang mentality yung tinatawag nila sa market na chupitero yung short-term. Short-term okay. Masyado mentality. Hindi ka mukha na sinasabi ni Prof na the long-term. Long-term. It's a hedge against inflation. Yung mga day traders. Traders. Ganyan ho ang what do you mean by day traders? In and out. Buy opening, kung mababa po, and then sell before closing. Pag umakyat ng kaunti, may kaunti kang kita. Wala kang capital nilabas. If you buy 50,000 pesos worth, tapos medyo umakyat po, unload ka. Kita ka siguro ng kaunting 5,000, 2,000 pesos. Ganun lang. Kasi walang capital. Meron mga ganyan eh. Pero mas maganda kasi kung hindi nyo kabisado market, bumili kayo ng mga halimbawa mutual funds. Yan, isang vehicle yan for mga OFWs. Actually, Manong, actually yan nga ang maganda pag-usapan talaga. It's so unfortunate that
that mas madami pa yatang investments or nag-i-invest ngayon sa isabon sa merkado. Mukhang bakit pa? Ay, naku po! Malaki yung Well, we're on the topic. Malalim yung ano, hindi nga doon. Nabanggit niya yan, Prof. Nababasa ko lamang. Nagsalita ang presidente. Okay. Sabi niya. Isususpindi daw niya talaga yan. Sa oras na nakita niya may mga illegal na nangyayari dyan. Yes. Okay? So, due process. Yan. That's a statement on due process. Dahil lang naririnig niya raw, kaya raw niya pinayagan yan. Dahil yun sa 640 million a month na tatanggap ng gobyerno. Mm-hmm. Pero yun ho, 640 na yun. Ano yun eh? Feed ng PAGCOR. Hindi ako naniniwalang 640 a month ang ganansya ng gobyerno dyan. Okay? Yung PAGCOR, sinama lahat ng taxes, lahat ng fees and everything, sinama. Na kahit walang isabong, itatanggapin din naman ng gobyerno. Sa industriya, sa feeds, mga gano'n, lahat. Kumbaga, may chika ko. Masyadong inano, ano chika mo? According to the president, don't ask how I know. Okay, don't ask. According to the president, na it's really very hard na tanggihan ng isabong because of the revenue it gives. When asked, but don't you think that the government should get more? Parang it did not occur to him. So he said, siguro, eventually he... Yeah, 700 billion a year ang total bets. Bets, kaya nga eh. So, the answer really is legislation, according to the president. So that we can maximize, be more efficient. Yeah, but that was after a lot of, pero alam niya daw, inamin niya, alam niya may problema sa isabong. Yeah. Halimbawa, nagsasanla na raw yung mga nagsusugal. Eh, sa 700 billion ba naman na total bets, wala namang ganong... Dapat, extra disposable income ang Pilipino So, in other words... So, sa manggagaling yung 700 billion na yon. So, dapat pag nag-propose ng legislation, the tax should be imposed on the bet. It's earlier eh. Kasi then, you avoid the accounting magic of the, it's like a tax on gross income instead of a tax on, on net income. So, you tax the bet. So if there are seven, and it's easier to trace because they're supposed to have an accounting of the bet. But aside from that, attorney, ako ay go for franchise tax. Plus, bigyan mo, hingan mo, kumuha kayo ng franchise, and then bayad kayo ng franchise tax. Tapos medyo punitive, parang sigarilyo. Okay. Sigarilyo at alak, kasi bisyo eh. Aminin natin, bisyo to. Well, true. Wala naman nagsasabing hindi. Actually, tama ho. If I may share lang, ang sombrero ko ho, finance guy. Talagang good source of revenues. Yan dapat talagang, inlagay namin labels. Yan. Finance dude. Talagang the best. Pero kung titingnan po natin, economista purist, yung effect niya, yung negative effect niya talaga na nakikita natin because of the addiction. It will hurt the economy eventually. So yung social cost. Of course. We're talking about not only because yung pagka-employed nila will hurt them, but also yun nga, yung social implication, the families. So, no? The addiction. Yung talagang gusto kong i-highlight, ang dami kong email and text. Lalo na yung mga ibang radio station, binigay yung mga email address ko, pati text. Yan ang problema nila. Na-expose. Paano nila mabawi agad? Kasi they're overexposed. Okay. And gusto pa ng ibang family na i-convince ko yung kanilang kamembro na huwag na mag-isabong, mag-stock market na lang or other investments. Or something. Na safer. And what surprised attorney, sir, is ang daming OFWs. Na tumataya na nag-email sa akin na they want to recover kasi ipit na sila. So sabi ko, sa 700 billion a year ba naman? This is terrible. We don't have that kind of for leisure, yes. Disposable income for leisure.
So saan mong gagaling yung 700 billion, bro? And the gap between the rich and poor will be it's bigger and bigger. Yeah. Because of that. So congruent to that, may nagtatanong na ano, what do you advise to OFWs? Where do they invest? Who do they look for? Kailangan meron silang ano, mapuntahan, meron tayong maituro sa kanila. Saan kayo magtatanong? Well, number one, attorney, ang lagi na-emphasize namin dyan, sana they spend time in learning talaga on how to invest. Okay. Oo. Ang dami na pong mga online access na pwede nyong makuha. Like, for example, sa Philippine Stock Exchange, there's a link there para turuan kayo. Ano? Yes. Okay, sige. Alam ko, BSP rin. I don't know kung dahil inayos po nila yung website, meron rin. No? Cool. Sa amin rin, sa Capital Market Institute of the Philippines, na karamihan po mga university professors. Ang focus naman po namin is yung mga teachers. Mm. Kasi yung mga instructors, hindi rin masyado familiar. Yes, yes. So yun ang tinututukan namin. But also, of course, we welcome the retail. So sa in terms of sa retail naman, ang alam ko lang yung aking email, they can contact us naman sa astro_delcastillo@yahoo.com. Mm. Mag-organize lang sila ng at least five, pwede na kaming mag-lecture sa kanila, libre. Ganito yung basic. Advocacy yan namin. Sinasabi ni Prof. Kailangan mag-aral kayo. They find time to learn. Hindi yung pwedeng Facebook, social media, Tapos, media, TikTok. May rule of thumb dyan. Kung ang pera mo, halimbawa, i-divide mo yung pera mo. Investable ho, ah. Pwede mo i-invest. Yes. Hindi yung pangkain, pang-matrikula, junior, address your needs mo. Tanggalin mo muna lahat ng needs mo. Yung matitira pera, investable funds yun. Kumbaga, parang yan na rin yung savings mo. Hindi lahat yan ho, pwede mong ilagay sa stock market. Okay. Kailangan diversified. Meron kang liquid. Dapat. Meron ka cash in the bank. Emergency. Meron gano'n. No? Kakalkulahin mo yun, depende sa iyong lifestyle. Sa pamumuhay mo, ano yung mga gamit mo. Number two, meron kang semi-liquid. Alimbawa yung stock, madaling ibenta. Pero lang kung nakulong ka, na-slow yung trading ng stock na pabili mo. Something like that. Is it advisable to get a broker? Yes, always. You're required to get a broker. Right. Wala pa tayong direct trading dito. I see. So here, always, you need to have a broker to invest. Alright. So yan, ho. Or, you can, yung mga 3 months placement, money market, yung mga T-bills, the short term, mga ganyan. Yan yung semi-liquid. Alright. And then you have number 3, yung talagang pang long term. Mm-hmm. You talk about real estate. You talk about, some do invest in arts. Artwork. Yes. Yes. Ikaw? Ha? Hindi, yung isang kaibigan ko. Yung iba ho, jewelry. Ang ate. Ano ito? Ito, nakakalimutan, pang-apat, nakakalimutan ang Pilipino to. Kailangan meron kang insurance. Savings din ho yan. Okay. Kasi pagdating ng araw, pag tumanda ka, yung insurance, magiging cash yan. Okay. Iba-ibang klase ng product mga yan ng insurance yan. Mm-hmm. Kombinasyon yan ng ganyan. Okay. Kailangan nyo ng financial advisor. Kailangan nyo si yung nagtatanong ho kung anong pangalan ng aming bisita, Astro del Castillo. Presidente po ito ng maraming korporasyon. At saka kasama siya dyan sa pinakamagagaling na mga experts, stocks and investment experts. Nasa kategorya ho siya, kung natatandaan ninyo, ang isa sa mga batikan na stock analyst, expert pagdating sa finance and economy ay si Congressman Joey Salceda. Kategorya ni Astro. Ni Astro. As a matter of fact, si... Hindi ba mas angat pa si Astro? Mayroon. May pagkaganon. Kasi si Joey... May sasabi. Kasi si Congressman Joey... Kasi pagpolitiko ka iba eh. Hindi, si Congressman Joey... Medyo nagkaroon na ng mga tungkol sa kanya mga ano kasi nahahaluan ng
politika. Konti lang ko. Eh ito, talagang totoong research. Research lang. Mm. Oo, diba? Ano, mamaya-maya. Eh, kaya ho namin pinag-uusapan ito. Yeah. Kasi nandiyan dyan mamaya si Trixie. Siya mag-a-anchor sa atin dito. Kasi pupunta na tayo dun sa webinar eh. Okay. Finance and economy. Ako pala dito. Solo ako dito. Si Olo ka dito mamaya. Kasi kami ni Conrad, si Astrid, doon kami sa kabila. Doon naman ako. 9 o'clock ba kayo? 9:30? Ano oras kayo? 9:30? 9:30. Kung maga sa text, ako yung pangulo ron eh. Okay. Ikaw yung Paul. Kasi ang ating presenter diyan is si Dr. Eli Remolona. Okay. Ito po isang investment. Pasingit lang. Yung panlima kasi na karaniwang hindi rin nadi-discuss. Yung sosyo ka halimbawa. Yes. Ako marami akong kaibigan, Prof. Nagtayo ng restaurant. Oh yes, kasosyo sila. Sosyo ka ng 2%, 3%, 5% maliit lang. Pero ang ganda ng dividendo dyan. Tama yan. Oo, yung mga ganun ho. Pero kailangan yung tiwala ka doon sa tao. Sa tao. Sa obrang price. It's another form of investment. Okay? So yung bakas! Ayan. Nakukuha ka pala sa tingin. Ay, bumabakas. Matindi ang bakas dyan. Matindi ang bakas. Matindi ang bakas. Hindi pang klaseng bakas to. Totoong bakas. Ito naman. Huwag kang text ng text sa akin kasi sabi niya, isa pang investment nakakalimutan ni Sir Conrad daw. Ay investment na maghanap ka ng mayaman. Magkamagagawa ng ganito mga statements. Kasi sa finance and economy, ang kategorya, maghanap ka ng mayaman. Ang kategorya mo, underground economy. There is only one reason to get married. Yeah. And that is love. Love. Of course. Hey. Ano ba 'yung wala niya to? Ito eh. Kasi wala na 'yung tax exemptions eh. Ang ganda eh, dun sa bagong tax code eh. Eh bakit daw si Kid benta? Ang ibang klaseng pagkakakitaan. Iba naman 'yon. Iba naman 'yon. Kid benta. Kid benta. Iba 'yon. Kaya ganda ng tingin niya sa Binondo Bridge. Si yun ang nagbenta ng Divisoria Market. Yan. Eh, tawag namin dati boy benta. Eh, nagagalit. Napakawalang class naman daw ng boy. Ginawa na lang namin kid. Kid benta. Kasi dati, originally, kid casino yan eh. Kid benta. Yeah. Halimbawa ito, meron daw Filipino-themed restaurant sa Chicago. Nakakuha ng Michelin. Okay. Ayun. Michelin star. Yeah. Chicago. Matindi yan. Mag-asawang Tim Flores at yung kanyang misis na Korean-American na si Jeannie Kwon. Ang pangalan po ng restaurant, Kasama. One star Michelin. Dyan sa Chicago City. Marami bang Pinoy sa Chicago? Marami yan. Yeah, congratulations dyan sa Team Flores. Ha? Pinoy restaurant, no? Nasa Bilao pa, oh. Naka Bilao, Filipino team restaurant. Specialty kaya, ano? Oo nga eh, hindi ko, siguro mga, ano yan, mga... Mix. Ang Pinoy kasi, meron tayong native Spanish influence. Hello. Di ba? Yung ating mga... embutido, morcon, Spanish influence. Diba? Yung ating biringhi, influence ng paella. Diba? Yung biringhi, na alam mo yung biringhi? No. Yung malagkit siya na kanin. Okay. May green, may manok, may gano'n. Yun pala ang pangalan niya? Biringhi. Ang sarap niyan. Yung iba, parang adobo yung laman tapos niya. Tapos malutong-lutong yung pagkakaluto ng kanin. Sa kanin. Parang may tutong-tutong. Bisan binabalot siya sa dahon. Okay. Kulig. Ewan ko bakit nagiging green. Dahil sa may hinahalong natural food na nagiging green. Di ko alam po. Ayan. Paella yung pinanggalingan niyan. So may mga Spanish influence yung atin eh.
Arroskaldo. Okay. Sa pangalan pa lang, eh, Spanish na eh. Arroskaldo. Nanggugutom na naman kayo. Crispy pata. Crispy pata. Ay, yung Pinoy na Pinoy yun. Yun. But it's derived... And it's not a traditional... But it's derived from the pig knuckles sa Germany. A crispy pata was invented by Josephine's restaurant. Barrio Fiesta. Barrio Fiesta. Was it Barrio Fiesta? Barrio Fiesta. Hindi, Barrio Fiesta. Oh, sige. Sa Caloocan. I will defer to the senior. Kasi I wrote an article on that. Barrio Fiesta. Barrio Fiesta. Then, the story goes, dalawa yung sa Barrio Barcada, Fiesta. Not just the crispy pata. Meron pa silang isang kare-kare. Kare-kare. Famous sila, pero hindi sila nag-imbeto. No, it's traditional. Yung crispy pata daw, nilagang pata. Mm-hmm. Eh, gutom na gutom sila ng mga kaibigan niya. Okay. Ito yung si Ong Pao ko. Uh-huh. Yung kuya. Uh-huh. Ong Pao ko. Nakita niya yung naka-freezer na nilagang pata. Mm-hmm. Okay. Nilabas niya. At pinrito niya. Siyempre malutong yun eh. Na-freezer na. Nilaga na yun eh. Okay. Kaya ang pagluto ng crispy pata, ilalaga mo muna. Tapos may freezer mo. Mm-hmm. Para malutong. That's how you do it. Saan ba ako kakain ng lunch mamaya? Na patent? Oh, hindi niya na patent. Hindi na patent. Oh. Hindi na pa-patent ang recipes. No, kaya. Hindi na pa-patent ba? Pero yung sa Buko Pie, kasi I came from Los Baños, so Buko Pie, the original Buko Pie, yun, maring kwento nun. Sariling atin din yun. Pwede nilang sikretuhin yung mga recipes. Original Buko Pie. Oo nga, no? Buko Pie. Multi-million na siya. Oo. I love Buko Pie. Si Buko Pie, the original Buko Pie in Los Baños, kasi I'm from Los Baños. Ano siya, house help siya ng isang scientist sa Erie International Rice Research Institute. Eh, mahilig mag-bake yung kanyang amo, yung wife. And then, nagkaroon ng crisis, 1970s, oil crisis. Ang mahal na ng apples. Mm. Mahal na ng mga, kaya naganap sila ng ingredients. Oo, ng alternative, which is buko. So, nung umalis yung, yung Amerikano. Tinuloy-tuloy na niya. Tinuloy-tuloy na niya. Binigay sa kanyang oven. Mm. So, ngayon, doktor lahat yung mga... Ay, hindi nag-attorney, so I think that would have been a better choice talaga. Doctors. Have doctors. Ano naman, napaka-humble na. You can hire lawyers. Masyado ka naman. Yung sinasabi mo na, you did not do badly. That's really? That's a very inspiring story, Astro. Kasi, meron akong alam. Ito, cabinet member ito. Uh-huh. Malamang sa hindi, ito magiging expert. At ano to, talagang ano to, yayaman ng todo-todo. Hindi pa man siya mayaman ngayon. Kasi naglalagay sila ng standard sa adobo, ha? Adobo. Ay, iba yan. Ito, naglagay na standard. Standardized adobo. The adobo. Mm-hmm. Siguradong ito, klik-klik ito. Talaga? Mm. Ang hirap i-standardize. Bawat nanay may sariling style ng adobo. Oh, standardized. Di ba yung kanyang pinag-pinitan si Secretary Concepcion? Eto pa, nag-aaway-aaway ako. Ano suka? Yes! Naku po. Seryoso ba yun? Seryoso yun! Si Ramon Concepcion yun eh. Oo, Secretary. Gusto niya i-standardize yung adobo. Para daw sa international market. Eh di pinagalitan siya ng mga nanay. Kanya-kanya kami. Sa suka pa nga lang eh. Anong saka klase lahat ng suka? Regions, iba-iba Eh, ang daming klase. Sukang Paombo. Sukang Iloco. Nagtatakayan pa yan. Yung sa Negros, ano to? Yung made of sugar cane. May mga ganun. May ganun. Sinama. Sinama ba? Doon pa lang eh. Away na eh. Tapos may mga iba, may adobong may pinya. Tarayan talaga yan. Adobong may pinya. Yeah. Okay. Magbabalik ang karambola. Oras natin, 9:04 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Babalik ang karambola, kasama pa rin si Impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Professor, anong last name niyo po? Del Castillo. Del Castillo. Astro Del Castillo. Ano yung Astro? Oo, anong nickname? Ako, malalaman niyo yung age ko. I was born during the first landing on the moon. 1969. So, 69. 69. I was born. Ayun. So, Astro Lito Romulo Cardenas Del Castillo. Romulo is my name of my dad. Astro, no? Tapos, when my dad
Somi doon sa nursery, maliit, nilagyan niya ng lito. Astrolito. Maliit na astro. Astrolito. So imagine po, nung grade 1 ako, natutunan ako magmura. Inumura ko na yung magulang ko kasi ang haba ng astrolito. Grabe. Eh, susulat mo pa yung middle name mo. Cardenas Del Castillo. Haba. Tingnan nyo, ito ay ano, hindi na nawala. Oh. Sana boy na lang. Boy! Dalawa lang. Okay. May nagtatanong dito, ano daw, kasi marami raw analyst sinasabi. Masama raw ang BBM presidency. Baka? Diba, yung Fitch. Ganyan. Ano pa yung isa? Nikkei. Emphasis on Asian Nikkei. Sabi ba ang Fitch na ayaw nun? The other one yata, isa pa yata. Isa pang credit rating. Ano ba yan? Yata, It's S&P or basta ganun eh. Analysts din eh, ang nagsabi. I think it's not one of the top credit ratings. Yung medyo okay. Credit rating. Shade. Pero I think they're focused more on yung pundasyon na inano talaga ng ekonomiya. Lalo na ngayon, yung mga amendments sa Public Service Act, it's really helpful, no? And manageable pa naman talaga yung deficit, eh. Hindi nila, sinabi nila yung political risk in a sense that dapat lang, honest, orderly, that's okay. It. But, dun sa studies namin, halos 100%, that after election, especially if talagang majority yung magiging presidente. Mm-hmm. May support ng mamamayan. That's what you're saying. Tingin namin, it will really spike. No? Okay. Taas kasi ng confidence kasi ngayon. Stability kasi. Taas ng confidence on the economy. A majority president is stable. Or at least projects stability. Mas worried pa kami na katulad niyan, although hindi naman namin sinasabi na yung surveys is talagang proof na yan na yun. No? But pag may obvious na dayaan, magkakagulo, no? Kung manalo, yun pa ang ma... yun if pa. Manalo yung leading ngayon sa survey, will this be accepted by the middle class? O magkakagulo tayo for the next 3 years? I don't think so. Kasi across all classes yung... But the middle class has the money. If they influence, alam mo naman yung nangyari sa mga previous people power. Well, they will try. Ako, ang assessment ko, they will certainly attempt to bring down a Marcos presidency. Was it triggered by the middle class, really? Whether it will succeed or not, there's always an attempt. Yes. At the start of every administration, there's always an attempt to bring it down. Well, yeah, we know the 2016 one. Si Duterte, kay GMA. Okay. Eh si Erap, nag-succeed. Diba? The panahon ni Cory, it's the coup. Yes. Panahon ni Ramos, it's seven the coup. Coups. Ganun eh. There's always an attempt. How to handle it? The question is always, will it succeed? Yeah. Kaya kami sa amin, kami yung sa Capital Markets Institute of the Philippines, talagang we're calling for, sana after ng election, talagang mag-unify na tayo, no? Ang ganda nung nangyayari sa Ukraine, eh. Yung crisis sila. Walang malang politika. Talaga lahat sila sama-sama. No? Became their crowning glory, no? And then they're thinking na kung paano mag-rebound, paano ayusin. Sana ganun tayo. Gera to. Gera ng politika, gera ng COVID. Pero after election, sana sama-sama tayo. But dalawa yung impetus dyan eh. So we might not react in the same way. In Ukraine, the enemy is external. So pagka ganun, in international relations, you know that when the enemy is external, the country will unite. But elections divide the country. Okay, then let me use an example. Yung mining disaster sa Brazil. Yan. Yung nakulong sa mina. Yung ilang minero na dapat disaster, na dapat kahiya-hiya sa government. Yeah. They were able to turn it around and gain international sympathy. Di ba nagpadala pa ng mga kung ano-anong klaseng gamit. Experts and then from US, from China, para tulungan sila. It became their crowning glory. Ang kahiya-hiya na incident. Biro mo na aksidente, nag-cave in yung gano'n. Ano ba klaseng mining meron kayo? Parang gano'n. Nagkaroon na international sympathy pa sa kanila. Na turn around nila. Mm-hmm. So, that may be a better example. Okay. Na ang isang bagay, halimbawa ngayon, nagkakagulo tayo sa eleksyon, pwede natin gamitin ang maging opportunity. Diba? Sinasabi kasi ni Astro,
sana after the elections, talaga unity na. Mm. Mm. That's our kumbaga pambawi. Mm. Mm. Na sa COVID. Hindi mayroon kang magandang project, babanatan dahil hindi nila project. Di ba? Ganyan, no? Karamihan sa mga local, may mga ganyang attitude. Mm-hmm. LGUs, you mean? LGUs. Magkakaroon pa ng Garcia Mandanas na additional funds sa kanila. Kung hindi maganda ang pagkalatag nun, patay tayo. Yan ang magiging problema dyan. Mm-hmm. Malaking mawawala sa national government funding. Mm. Yeah. Kasi i-devolve. Daang bilyon. But I don't... kailangan lang mag-transition ng mabuti, parang Conrad Astro Trixie, sapagkat the original devolution program under the local government code, hindi naging successful. Kasi na-devolve yung function, pero yung pera naiwan sa national government. Yeah. Mali. Mali. Tapos yung nga, nagkaroon ng kultura na... three years lang ang term, local government. After 3 years, natalo siya, iba na naman ang magiging priority. Di ba yun daw isang mayor, nung natalo, kinuha yung tiles? Oo. Yung sa office niya, kasi siya daw nagdala. Siya nagpakabit ng tiles. Imported from Italy pa pala yun. Ang petty, ano? Ganon katindi. Bakit mo doon nilagay? Ikaw naman, Italian tiles yun. Talaga mabawiin nyo yun. Malang. Made in Italy. Hindi yan yung smuggled from China and Thailand. Hindi siya kabakas na nagpagawa ng building na wala namang import record whatsoever. Wala namang local purchases whatsoever. Nakagawa ng building. May tiles, may kung ano-ano. Saan galing yung mga materials? Backdoor. Parang yung mga gulay. Yan pang isang mga laking problema natin. Yung tungkol dyan sa smuggling, lahat, etc. And everything else. Ito pare, 100 million worth of onions, carrots. Mm-hmm. Sinunog daw ng Bureau of Customs. Mm-hmm. Ang mga Genpin Consumer Goods Trading. Uh-huh. Ganyan yung pangalan . Schnell Wealth OPC. Puro foreign. Okay. Mm. Diba? Mm. Ang mga pangalan ng mga kampanya. Mm-hmm. Ano to? Gingarnion. Mm. Foreign din. Ang hirap pronounce . Mm-hmm. Agri Trading. Mm-hmm. Yan. Alam mo, Prof, ang ano ko kasi, sobrang yung import liberalization, we went into it blindly, promising that because of importation, the local industries will shape up. Dahil may competition, it did not happen. Ang naging trend natin, tingin tayo sa labas, ano ba pwede i-import nito? Because of that import liberalization. When in actuality, the way I assessed it at that time, yung import liberalization, it's mob appeasement. Yes. It has always been mob appeasement. Kunwari lang yung magkaroon ng competition yung local industry. Pero kasi actually, hindi ready yung local industry. Managing inflation. Managing inflation. Yung appease, try to appease the mob. Mm. Walang mabili yung mga tao, import tayo. Si kahit anong import. What are we importing, by the way? It's not capital goods. Maybe. It's all consumer goods that we're import. Kaya yan, dapat balikan yung import liberalization program na yan. Mm-hmm. Kasi ano naman wala naman tayong plataforma for competition na sapatos. Yun na lang, mga basic. Wala na nga competition, halos malaglag. Paano mo sasabihin competition yan? Magkano ang kuryente dito? Magkano interest rates dito? Magkano ang labor cost natin? Magkano ang cost ng traffic? Magkano ang cost ng corruption? And on and on and on. Yeah. Wow.
kailangan pag-aralan. Pag-aralan. Mm-hmm. Yan ang ating yan ang isosolve natin dito at malalaman natin kung mamaya, paano. Moving forward. Patikim lang po ito. Patikim ito. Doon sa ating finance and the economy program. Nandiyan na yung ating ano, nakita mo naman. The respected business analyst and editor, Lito Gagni. Nandito. Naka-yellow pa. Eh, talo na to. hindi na yan ang kulay. Hindi na ang kulay yan. Iba na. Pinglawan. Sige, may a few minutes ako pag-chika ako ng Portuguese. Ayun, importante yung chika. Sina Lincoln Ong, di ba nakakulong pa? Yung formality. Dinimanda yung ano? Iba yung kay Lincoln, no? Sa Supreme Court siya nakafile. Sina Mohit Dargani at saka si Twinkle, di ba yung magkapatid yan? Formally executives pareho. Pareho silang kinulong. Kaya nang si Mohit nilipat sa Pasay City Jail, okay, si Twinkle sa Senate. Eventually, pinakawalan si Twinkle kasi nagkasakit. Okay. So, naka-file si Twinkle tsaka si Mohit ng habeas corpus. Sa Court of Appeal sila nag-file. Good morning, sir. Dito. Hello. Po kayo. Nag-chichika lang ako dito. Tapos, so nag-file na. Now, normally, habeas corpus is the great writ of freedom. Ibig sabihin, nag-i-issue yung court ng order to immediately release a person who is in custody, kumbaga unwarranted yung custody niya, meaning walang legal reason or basis for his ano, for his detention. So pagka within 72 hours the court will usually issue an order which is the habeas corpus. Dadalhin ngayon sila before the court, tapos magtatanong ang court, will inquire with the officers who are detaining them or whoever the officials are detaining them on ano, by what warrant do you hold these people? So magkakaroon parang maikli na hearing. So bilis yan. 72 hours. Kami sanay na sanay kami nun. Kasi kami puro mga ano, mga how do you call this? Controversial kliyente. Ito pag military, walang habeas corpus yan. Pag military court ang nagdetain, walang habeas corpus yan. Kaya kami sa ano, habeas corpus. Kasi parati nakukulong yung mga kliyente ko. Anyway, so, walang lumabas na order. They filed it in November. Months and months and months, walang nangyayari. This is the great writ of freedom. Talagang pagka abogado, nag-file ka ng habeas corpus and it takes more than a week, kinakabahan ka na. Ano nangyayari? Kinulong. Yes. Oh. In February, may lumabas na resolution, meaning disposing of the case. Ang nakapirma is si Justice Bruselas, who is the chairman of that division. Ang sabi, since napakawalan na si Twinkle Dargani, the case is moot. Eh, paano isa? They did not mention Mohit at all. Like, he disappeared forever. So, ang daming nagkomento doon eh. Kasi nilabas natin yung balita shortly after that. Daming nagkomento. Sabi ng mga lawyers, is there something that we missed? Ano yung nangyari ba dito? So, in order to address this injustice, nag-file si Mohit Dargani with the court administrator a case for administrative discipline against Justice Bruselas. Ayun. Because this is the great writ of freedom. Nobody can be detained. Di ba? No person may be deprived of life, liberty, or property without due process of law. So there is no due process, or at least under question in due process. But bakit si Bruselas ang kinasuhan, hindi si Gordon? Because we have no evidence. I'm sorry. They have no evidence against Senator Gordon. At least in relation to the habeas corpus case. Right? Doon sa actual detention, marami tayong ebidensya dyan. And sa tingin ko, tama yung filing ng habeas corpus. I would have advised a habeas corpus proceeding. Pero I'm also ano, at a loss kung paano nangyari na buwan ang inabot bago sila nag ano. So, ano ang pwedeng gawin kay Gordon? Doon ako mas interested. Eh. I'm waiting for the Supreme Court case. Kasi may kaso si ano si yun lang, ilaglag lang, wag i-vote. Let's not vote for him. Well, kasi pag hindi na siya senador, he will be now more susceptible to other cases. Okay. So gara na kayo and I shall remain behind here to talk about the ano. Sa Prof. Astlo and ano si Boss Conrad tsaka si Boss Jonat. I can do this. Kaya ko pa yan. Sanay ako na iniiwan ito mga to. Kabayaran to na ilang araw akong late eh. So, ano, so in relation to that, babalikan natin. Ang habeas corpus, ibig sabihin yan is to produce the body. So,
dito, there was no order ever to produce the body. And the reason yung mga rules at saka ano, yung batas tungkol sa habeas corpus is this way, is so that a person will not be forced to disappear. Kumbaga, madakip ka, pwede, may recourse tayo, pwede tayong tumakbo sa hukuman and ask the court will issue an order. And this order is mandatory, meaning hindi pwedeng humindi yung mga police, military, or any government or even private individuals who are unreasonably holding a person. They have to come to court to produce the body, otherwise arrest warrant yung susunod. So, in this case, iniintay natin kung ano yung magiging decision ng ating court administrator. We have a new court administrator, by the way, kasi na-promote na si pangalan dating court administrator, really nice guy, who was court administrator under Justice Corona. But our new court administrator is Justice Raul Villanueva. So we're waiting for what happens in that case. Grabe, sunod-sunod yung injustice, no? Okay, but at the same time, guys, you cannot make a sweeping generalization. Take a look at this case and say, bulok talaga justice system natin, ha? 6988 kid dun sa ating YouTube. It's not fair. Because you don't judge. What do they say? There's a saying, a single swallow does not a summer make. One single case. This is not an indictment of the entire judicial system, but it is an indictment of us, the rest of us. If we do not move, if we are not angry over an injustice like this, then we ourselves will be left alone when an injustice is committed against us. We must care about things like this. We must care when a person blatantly in full view of the public is detained, his rights, you know, ignored, and his freedoms taken away. If we do not react, if we are not angry at this, then it's as though we are complicit. So this is not an indictment of the justice system. It's an indictment of us. The justice system could possibly correct itself. Kinasuhan sila ni si chairman of the division in the Court of Appeals, kinasuhan ng administrative because this is a blatant blatantly ignores the entire doctrine of what habeas corpus is all about. Okay. Now, maraming nagtatanong tungkol dun sa kaso and the possible disqualification of Senate candidate Tulfo, which we shall discuss after the break. Agahan na lang natin yung break para dire-diretso tayo. So ang oras natin, 9:29 ng umaga, magbabalik ang Karambola. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola, Karambola, umaga. Babalik ang Karambola kasama ako pa lang nasa himpilan. Mag-uumpisa po yung programa natin, webinar on, and our main topic for today will be finance, diba? Concerns. But we have to wrap up Karambola first before we join them, and so we'll deal with one final question. Now, meron nagpadala ng GR number 213023 sa akin, which indicates which the dispositive portion shows, says the petition is partially granted, amended the decision of the Court of Appeals in CAGR number 33256, affirmed with modification. Respondents Rafi Tulfo et al. Are to ordered to solidarily pay petitioner Michael Guy 500,000 pesos as moral damages, 1 million pesos as exemplary damages, 211,000 pesos as attorney's fees. All right, sinasabi ng iba, this amounts to a conviction ni Mr. Tulfo and therefore a possible disqualification sa kanya. If you look at the decision, it is not a criminal case. It clearly appears to be a civil case for damages. And therefore, in a civil case for damages, wala pong conviction yan. At ang nandun sa rules ng ating COMELEC is conviction for libel. Libel is a criminal case. However, you can file a civil case for damages
using the same terms as libel. In other words, siniraan ka, and therefore you can seek moral damages, actual damages, punitive damages against the person who has maligned you. So this does not disqualify Mr. Tulfo because this is not a criminal case, this is a civil case. Okay? Ulitin ko. Double check ko lang yung mga ano, yung mga comments ninyo. Kumuha lang at okay, and therefore, ulitin ko ha, this does not amount to a disqualification. Because I believe, it, well, to be fair, Mr. Tulfo would not blindly go into a candidacy without knowing whether or not he is fully qualified. Mag-check kayo ng box in your petition, in your application with the COMELEC, whether or not you have been convicted by final judgment of a crime involving moral turpitude. And clearly, he has ticked the no box, the same way that BBM did. So, ulitin ko po ha, hindi po yan criminal case for libel. Yung pinapadala po ninyo yung GR number sa akin is a civil case. In a civil case, there is no conviction and there is no, ayan, mga may moral turpitude daw po yung libel. Yes, guys, I know may moral turpitude ang libel. And it disqualifies a person for 5 years. But this is a civil case, not a criminal case for libel. This is a civil case for damages. This is not libel. All right? Maraming salamat sa lahat ng sumubaybay sa karambolan nitong araw na ito. At tabayanan po, we're beginning broadcast on our webinar series. Stay tuned. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Inyo ang programang Karambola sa TWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang pagtalakay sa iba't ibang mga isyu dito pa rin sa programang Karambola sa TWIZ.